Hello, mga kalablab! This is Winter is Lablab. Ganito po ang buhay ng mga OFW dito sa abroad. Lalo na sa mga driver. Alam niyo po, kahit kakain ka na nga, tatawag ang amo, ayasan mo talaga ang pagkain. May utos sa mga kapapod driver dyan, OFW. Alam nila yan, minsan nga, hindi ka pa nakakasubo pag may biglang tawag ang mga boss. Larga agad. Pag sinabing sura-sura, yala. Tiis-tiis lang. Ang buhay ng OFW mga kabayan, mga kalablab. Tiis-tiis lang. Kailangan mahabang pasensya para sa mga mahal sa buhay. Pag-ipon ng pera para sa mga anak. Kayong mga pamilya namin dyan sa Pinas. Sana po kayong magagalit kung minsan nabibili ang mga padala namin. Hindi po alam ang hirap namin andito sa abroad. Sana hindi kami makain ng tamang oras kasi gahol sa oras. May utos ang mga boss. Kailangan unahin muna na kaysa yung makain ka. Hindi mo sabihin, hindi mo pwedeng dahilan na hindi ka pa kumain. Kasi lang ano yan. Reason at nakasigtawan sa kanila. So, kailangan talaga kung may utos agad. Kaya sana yung mga pamilya namin dyan sa Pinas, huwag po kayong magtampo pag minsan nalilate po ang padala namin. Kasi po, minsan din nalilate din ang sahod ng mga boss. Pag kayo paalala mo naman, magagalit. Inshallah, bukra. Yan ang lagi mong nasabi. So, sana po, kunting gano'n ang intindi lang po. Tayong magagalit pag-click minsan patala. Sana po yung mga perang pinagpaguran namin dito, sana po umawaldasin kapwa ko OFW. Alam nila yan ano kahirap kumita ng pera dito sa abroad. Suskubeta kung araw na trabaho po, tapos late matulog, tapos maagang magising. Kaya sinabing OFW pa na maganda ang buhay. Ako po, nakamali po tayo. Mga iba, maswerte rin nakatagpo ng mga mabait na amo. Mga iba, hindi. Kaso, ginagawa namin mga OFW palaglag dyan. Tinitis lang namin kahit na nahihirapan na kami. Tinitis lang para kumita ng pera, makapag-ipon ng pera para sa mga mahal sa buhay, hindi talaga. Kasi andito na eh. Payo ko sa mga kapakoy at dobulyo, yung mga nakatagpo ng medyo parumbatong amo. Kunting tiis lang, kabayan. After 2 years, hindi mo na i-rein ang kontra. Maghanap tayo ng panibagong amo, ganun lang. Na huwag natin kalabanin ng amo. Oo, andun na tayo. Pag rights mo, paglaban mo, pero isipin natin na ano, hindi natin sariling bansa to mga kabayan. Pwede tayong balikta rin. Kaya hindi na natin kaya. Report mo na kagad sa embassy, sa agency, ano. Huwag na huwag mong kalabanin kasi pwede kang balikta. Hanap sila ng butas. Iyari. Iba yung batas ng Pilipinas saka batas dito sa abroad. Kanda dito sa Saudi, laki ng pinang kaiba ng batas ng Pilipinas saka sa Saudi. Ang data lang natin dito mga kalablab, kabayan. Magdasal, kailangan hapaan natin ang pasensya natin. Saan kahit na gusto nating ayaw magkamali, nagkakamali at nagkakamali rin tayo. Hindi pwedeng wala tayo kamali sa karama. Kahit na nag-iingat tayo lagi, hindi lahat ng oras ay dapat tayo. Ingat-ingat lang. Basta huwag lang natin walain yung mag-ingat lagi. Hindi duwag yung hindi lalaban, di ba? Sipin mo yung unang kaligtasan natin. Ba magiging kainat man pag lalaban tayo, gan. Basta tira tayo ng tira. Mahimik na lang tayo, basta kaya natin absorbin yung mga galit ng mga amo natin. Basta huwag lang tayong bugin yun. Ayan mo yung mga salitang hindi maganda. Sabi nga nalang, ipasok sa isang tenga, labas sa isang tenga, ganun na lang. Matatapos din yan eh. Hindi naman ano, araw-araw, 2 years mong kontrata, yung araw-araw yung sasama ng amo mo, magbabawasan yan. Hindi naman pwedeng mababawasan ang
24 months yan, mababawasan din yan. Isipin mo yung mga mahal mo sa buhay sa Pinas, dito ka para sa kanila, gano'n. Ano natin? Mga kalabs-labs natin dyan sa Pinas na gustong mag-abroad, isip ng mabuti, ilang 10 beses, hindi marami beses. Isipin mo, tanungin mo yung sarili mo kung kaya ko bang mapagalitan araw-araw. Halimbawa, amo ko, katagpo ako ng among hindi maganda, gano'n. Kaya ko bang mapagalitan? Kaya ko bang magtiis? Kaya ko bang kakain ng mga tira-tira? Yun. Tanong natin sa sarili natin bago tayo mag-abroad. Kasi iba trabaho sa Pilipinas saka trabaho dito sa... Kasi sa Pilipinas, katagpo ka ng amo, pwede kang atras agad, anytime. Samantala dito sa abroad, kalabs-labs, isipin natin, meron tayong kinormal na kontrata. Tapos, tira-tirang pagkain ang kinakain para makapasave ng pera konti. Kahit paano, kung kaya mo lahat yan, kakain ng mga tira-tirang pagkain, it's time na para mag-abroad ka kung gusto mong mag-abroad. Marinig mo yung salitang abroad, maganda lang pakinggan. Pero sa katotohanan, nakupok, napakahirap. Kaya, yun lang po yung advice ko sa mga babayan natin na gusto mag-abroad. Nag-isip tayong maigi. Tanong natin sa sarili natin kung kaya natin mapagalitan araw-araw, kaya natin i-absorb yung mga pagmumura araw-araw. Kaya mo yan. Tapos, kaya mong mapalipasan ng goto, kaya mo rin kumain ng tira-tira, pwede ka nang mag-abroad. Kasi, pang iba talaga yung trabaho sa Pilipinas at trabahong abroad. Ayun lang po mga kalabs-labs, hanggang dito na lang. Kung hindi ka pa nag-subscribe sa aking channel, click mo na yung subscribe at saka tiny bell para updated ka sa aking mga videos. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!